Kasunod ng tumataas na kaso ng dengue sa bansa, nagpaalala po ang Department of Health o DOH sa paggamit ng mga herbal medicine katulad ng tawa-tawa. Ayon po sa kagawaran, wala pang partikular na treatment o gamot para sa dengue. Si Rod Lagusan sa report. Ngayong panahon ng tag-ulan, patuloy ang paalala ng Department of Health laban sa dengue. Pero may babala ang kagawaran pagdating sa paggamit ng herbal medicine tulad ng tawa-tawa, siling labuyo at bayabas. Our experts on dengue and other infectious diseases suggest against using tawa-tawa and yung bayabas, no, yung guava for dengue patients kasi there are no proven effects for the improvement or for the resolution ng mga symptoms ng dengue. Sa kasalukuyan kasi, paliwanag ni Tihanong, wala pang particular na treatment para sa dengue kaya binigyang diin ng DOH ang kahalagahan ng maagang diagnosis. Kusaan kapag may sintomas gaya ng lagnat, headache, muscle and joint pains, pagkahilo at rashes ay agad nang magpakonsulta para agad na mabigyan ng supportive treatment. Ito ang Seek Early Consultation na bahagi ng Enhanced 4S Strategy ng DOH. Sa ngayon, patuloy ang pagsasagawa ng pag-aaral para magkaroon ng antiviral sa dengue. Base sa tala ng Food and Drug Administration ayon sa DOH, wala pang anumang aprobadong bakuna laban sa dengue sa bansa. Ayon pa kay Tihano, mahalagang tandaan ang Aedes mosquito ay nangingitlog sa anumang stagnant na tubig, malinis man o hindi. Anya, mahalaga na maiwasan na may maipon na tubig. Kasama din dito ang secure self-protection. Since Aedes mosquitoes are basically attracted to dark-colored objects, so we recommend using light-colored clothing and long sleeves top, long pants and socks during daytime. Again, Aedes mosquitoes are day biters. They are mostly active during dusk and dawn. Payo din nila ang paglalagay ng insect repellent at ang paglalagay ng screen sa mga pintuan at bintana, kasama na ang mga insecticide-treated screens para maharangan ang pagpasok ng mga lamok. Kabilang din sa strategy ng kagawaran ng support fogging and spraying only in hotspot areas. Ito ang pagkakaroon ng fogging at pag-spray sa mga hotspot areas sa loob ng dalawang magkasunod na linggo para maiwasan ang outbreak. Base sa datos, as of June 1, higit 70,000 na ang kaso ng dengue sa bansa mula nang magsimula ang taon kung saan 197 na ang naitalang namatay. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.